yung tipo ng tao na kaya mong i-sacrifice kahit ano para sa pamilya mo? Nako, baka mag-iyakan tayo rito. Ampay yung t-shirt. Kasi ano eh, hindi ko alam ah, pero ganun talaga ako eh. And kumbaga parang ang hirap ipaliwanag, pero di bali nang okay lang mawalan ako basta sila lahat meron. Kumbaga, ganun ko sila kamahal. Kasi siguro baka pag narinig nila, isipin nila mali naman, no? Mm-hmm. Pero yun yung kaligayahan ko, yung mapaligaya ko sila. So far, ano na yung mga masasabi mong na-invest mo for your family? Meron pagpagawa ng house or mga ganyan? Siyempre yung bahay meron na. Mm. Ang focus ko ngayon yung ano yung studies ng mga kapatid ko. So, graduate na yung isang kapatid. Yung isa naman ng college? Ano na siya, registered nurse. Wow. And then yung isa sa culinary, HRM. Graduating na siya sa April. So, ano, kumbaga, lahat ng pinlano na nangyayari. Mm-hmm. Pero ikaw, for yourself, like education, mm-hmm. ganyan, ano, may mga gusto ka pa bang ma-achieve for yourself? Oo naman, syempre. Lagi ko nga sinasabi, planado ko na yung gagawin ko hanggang sa mamatay ako eh. Talaga? So, kasi ang pangarap ko talaga, kung aalis man ako sa showbiz, ay maging politiko. Mm-hmm. So, kukuha ako ng, kung hindi, Polsay, philosophy, and then, no. Tapos, kung hindi ko man matupad yun, dahil, yun, matagal ang proseso. Mm-hmm. Gusto ko rin masubukan na maging isang director. Mm-hmm. Pero yung politiko, kasi diba, recently, napakainit nung pork barrel issue. Di ba, mapunta tayo dyan. Paano yun? Handa ka bang harapin yung mga ganong klaseng? Siyempre, iba yung intriga sa showbiz. Iba rin yung issues pagdating sa politics. Siguro yung panahon na magiging politiko ako, tapos na yung issue doon kasi matagal pa yun. Pero, ano yun, masasabi ko lang kasi bukod sa gusto ko, nasa dugo namin, kumbaga. Mm-hmm. Saka iba yung pangarap ko sa mundo eh. May plano ako na may gusto akong baguhin sa sistema, kumbaga na. Kasi madalas. Ayun. Mahirap siyang ipaliwanag mahabang paliwanagan, kaya basta ang masasabi ko lang, nalulungkot ako sa tuwing may nakikita akong bata na namamalimos o walang bahay o basta ganun. So gusto mo rin tanggalin talaga yung poverty sa society? Oo, kung kaya ba, bakit hindi? Mm. Kung kaya ng ibang bansa, syempre kaya din natin. Mm. Mapunta naman tayo sa love life. Ayan. Kumusta ang love life ni Martin Escudero? Medyo. Bakit bigla siyang nagtago? Ayan. Love life. Sa tingin ko, wala akong masasabi tong Bakit naman? Hindi, ano. Kasi, 4 years na akong single. Mm-hmm. So, may mga dates, ganyan. Siyempre, mga close friends na medyo na-emu-emu, pero ang masasabi ko lang, ano yun, alam ko sa ngayon na hindi pa ako handa sa maraming bagay. Ayoko naman na papasok ako sa relasyon tapos hindi ko kayang panitigan. Gusto ko, kasi one man woman ako yun, so, gusto ko pag naging kami, alam mo yun, pang matagalan. Ano ba hinahanap mo sa isang babae? Charot! Ano? Medyo singkit, naka-red lipstick. ang weakness ko yung ano, yung Asian. Medyo chinita. Chinita, alam yun na. Tapos, kasi yung itsura, medyo secondary lang naman sa akin. Ang ugali ang pinaka-importante. Kung mabait ba, marunong makisama, ano ba yun. Kasi yung pagmamahal ko, sana lang nararamdaman yan. Pag nakita mo yung isang babae, uy, alam mo yun, may kilig kang mararamdaman. Analisa nyo lahat yung hinahanap niya. I-achieve nyo na yan. Avail nyo na yung mga ano yun. So, yung mga singkit, mga Asian. Okay. Pero ano itong narinig namin about Ritz? Kumusta kayo ni Ritz? Anong meron sa inyo ni Ritz Azul? Ano yan?
Sino nagsabi niyan? Sila. Hindi, pero ano, kumusta kayong dalawa ni Ritz? Si Ritz, mabait na bata. Si Ritz. Mabait na bata talaga. Okay naman kami. Na-close ko naman sila, pati yung magulang niya. No? Lagi kong kakwentuhan sa set. Kasi ano eh, na, kumbaga, may pagkabikulano rin sila eh. Kaya, ano yun, nagkakasundo kami. At masasabi ko na napakabait talaga nun yung magulang niya, si Ritz. Hindi ka mahihirapan na pakisamahan. Kaya, yung closeness namin, parang napapansin siguro ng iba. Kasi, hindi si lahat ng babae, nagiging ganun ako. Pero hindi ka naliligaw sa kanya? Naliligaw, ayoko ibuko yung sarili ko eh. Parang sinabi mo na rin eh. Ganun ba? Ako. Ano eh, masasabi ko lang kasi si Ritz ngayon, napaka-busy. No, parang, alam ko na bago rin lahat ng nangyayari sa kanya. No? Nag-e-enjoy pa siya sa kung anong meron siya ngayon. Kasi ayoko magulo muna yung kung anong meron siya. Hinahayaan ko lang muna. Kumbaga kung ano yung mangyayari sa hinaharap eh. Alam mo na yun, mangyayari. Pero madalas daw kayo magtawagan. Ang dami kong info, di ba? Nare-record ba yung mga usapan namin? Kaya nalalaman nila. Baka, hindi natin masabi. Pero, ano lang, siguro normal lang naman yun sa magkaibigan. Okay. Intrigera lang. Okay. Sige, ngayon i-invite naman natin sila para sa positive and first moon by love. Apo. Siyempre, unang-una sa lahat ng mga viewers ng Pep Talk at readers ng Pep. At siyempre sa lahat ng mga kapatid natin dyan, iniimbitahan ko po kayo at humihingi ako ng tulong sa inyo na sana panoorin at abangan ninyo ang positive. Sana abangan ninyo ang Mumbai Love ngayong January na po lalabas. Ito yung bagong pelikula. So bagong diskarte at sigurado ako first time nyo lang makakapanood ng gantong tema at gantong klase ng love story. Directed by Benito Salvador Bautista. Sana po abangan niyo. Thank you so much, Martin, for joining us here sa Pep Talk. Abangan niyo guys ang positive and Mumbai love. Thank you, Pepsters, for watching another episode of Pep Talk. Bye! Biglang naging ano? Naging abnormal. Inilalapit ko nga eh. Ayaw naman yung idikit eh, just. Okay, game na.